Inabot po ng 8 oras bago na pasuko ang isang jeepney driver sa Caloocan na nang hostage sa sarili niyang pamilya. Ang demand ng suspect, makipagbalikan daw sa kanya ang dating ka-live-in. Mia Reyes, ikwento mo. Mabilis na kinordo ng Caloocan PNP ang bahagi nito ng Phase 2 Barangay Bagong Silang Caloocan City pasada 7 ng umaga kanina. Ito'y matapos i-hostage ng isang jeepney driver ang kanyang dating live-in partner, pati dalawa nilang anak na damay. Umiiyak yung dalawang bata, tapos yung asawa niya, namingi ng tulong. Kasi sinakal na siya, sinakal yung dalawang liig. Kinausap ng mga negosyador ang hostage taker na kinilalang si Jerry De Leon. Ang hiling daw ni De Leon, makipagbalikan sa kanya ang dating karelasyon. May pinagawa na talaga sila, tapos sinaktan niya po yan. Ilang beses na yan na nagaway sila. Pasado alas 10 ng umaga, pinalaya ni De Leon ang mga anak. Agad dinala ang mga bata na edad 5 at 7 sa DSWD. Naiwan naman ang kanilang nanay na si alias Ana. Mula sa bintana, makikita si Ana na umiiyak sa takot. Ayon sa Caloocan PNP, pahirapan ang pakikipag-usap sa suspect dahil langu-umano ito sa alak. Lahat na request niya, maliligo siya. So, nakabuti naman yun dahil kahit pa paano, nabawasan yung epekto ng alak sa kanya. Pero matapos ang 8 oras, sumuko rin ang suspect na may mga sugat sa braso. Muli namang iginiit ng suspect ang pagnanais niyang makapiling ang dating ka-live-in. Natukan niya ako ng kutsilyo. Handa niya raw akong patayin. Sabi ko, hindi kayo papakulong. Ako bahala sa'yo. Hindi kita ipapakulong. Mag-usap lang tayo. Wala po ako sa isip po yung gagawin kong ganun. Wala po. Kung hindi ko nakakalang iaabot sa ganito to, ginawa nila. Dinala na sa presinto ang suspect. Walang plano ang biktima na magsampa ng kaso laban sa suspect, pero tuloy pa rin ang paghahain ng PNP ng kaso ng alarming scandal. Mia Reyes, News 5.